na nakasalubong natin sa onsite playoffs. Kung kamusta. Mamaya maalala ko yan. Pero ito muna yung alalahanin natin. It's going to be the Game 3 for RGCIA at Lazy Esports na kung saan it's going to be the blue side still for RGCIA at red side pa rin po ang side ng Lazy Esports. Nagtanggal ulit ng Fanny dito. Ruby is open. Kukunin ba ng SIA yung Ruby na yon? Ay, hindi pa rin. Pinners ban lang nila yung Fanny pero tinanggal pa rin nila yung Ruby dito. And now for Lazy, yes, pwedeng tanggalin nga yung link katulad ng mga... Or open nila para magkaalaman. Pwede din naman. Kaso request. Kasi, hindi na pwedeng maghaya si Kuya James eh. Sabagay, parang too risky. Oo. Ibigay, hindi kasi, di nila ma-ensure na hindi pipiliin nyo sa first pick, di ba, ng RGCIA. Pwede kasi kunin eh. Yeah, and especially that they're on the blue side. Habang, ano pa ba yung hindi nagagamit dito ng RGCIA? Yung Nolan, example, pwede po nilang gamitin sa kanilang side. Yung Haya. Hayabusa, yes. Mm. Actually, yun yung isa sa ina-eye natin, di ba, na makita. Pero yung Hylos po, paalala ko lamang, ginamit po, di ba? So, technically, hindi pwede. Pero yung Joy, direct attack pa rin. Ito kay James Pants. Oo, kailangan pa rin talagang. Now, Haya ba or Zushin yung tatanggalin nila? Since, pwedeng kumuha ang Sia ng Zas. Piling ko mas bannable for them yung Zas. Yung Zas. Ibigay nila yung Zushin. Ay, hindi. Parang, hirap eh, no? Bibigay nila yung Zushin. Kaso nga, hindi nila pwede gamitin yung Johed. Oo nga, mamaya, hirap kunin din yung Jushin Johed. Doon sila medyo ma... No? Oo nga, kaya tingnan mo, medyo matagal. Nag-iisip, kailangan seryoso. Eh. Oo, kailangan seryosohin, kailangan paganahin natin yung 101% ng ating mga pag-iisip para dito sa ayun final ban. Ayun lang yun eh, promise eh, di ba? Ayun nga, Hayabusa. Inopen nila yung Zushin, inopen nila yung Zas. Ngayon, kukuha ba ng Zushin ng RSG? Kasi kung hindi, yung Zas mapupunta dito sa Lazy Esports. Hindi. Pwede nga nilang kunin sila mag-Zas eh. Kasi hindi naman na pwede mag-Zushin. Mag-Zushin, no? Kung ako lang ah. Kung si Athena lang naman daw. Kung ako ang coach. Shoutout kay Coach Kerry Beam. Kunin na natin yung ano. Diba? Kunin natin yung Zas. Kasi kahit open yung Zushin, hindi naman na pwede gamitin ng Lazy dahil nga po global ban. So, yan yung technicalities kapag ka-coach ka dito sa MDL. You have to really make lista. Ayan. Kailangan nyo po talagang ilista yung mga ginamit na ng hero. Kaya yung mga yan, guys, ang dami nilang papel. Back-to-back pa nga yun minsan eh. Yung mga folder pa yan eh. Compilation tama of drops. Tama. At ngayon, hindi. Wow! Pero sabi niya, Athena, puruhan natin yung isa sa nagbibigay ng malaki at oo, masakit. It's going to be na Moskov na parang ilang games natin medyo na-skip. Mm-hmm, kasi open yung Roger, open yung Harit, Lunox. Nag-Claude. Oo nga, may Claude. Oo, actually guys, kami din po, parang lalong-lalo na si Athena kung nakikita na siya. Siya din nagko-compile po ng listahan ng mga picks and bans para sure naman tayo dito. Kasi, inililista din. Ang hirap din kasi talagang i-predict kung sino talaga yung gagamitin ng mga teams ngayon. Challenging! Lalong-lalo na pag game 3 tayo kasi unti-unti nang nauubos talaga. Kung meron tayong 124 na heroes, parang ang dami nang nabans. Ayun. Hindi ko na alam magmat. Ayoko nang magmat. Alam so, ko na. Oh. Naalala ko na yung sinabi lang. Ayan. Hindi to one word lang. Tagalog naman na Taglish. Ano sabi? Sabi, nakakapag-overthink. Kasi nangyari sa atin ngayon, masyado nating in-overthink to the point na, oo nga pala, let's go back to our basic. Or hindi naman basic. Let's go back to the meta na nakasanayan natin onto the professional ayun scene man yan or dito sa MDL. Dahil may part kasi sa mga coaches na medyo na-overthink nila na minsan nalilimutan nila may gantong hero nga pala yung player ko. Mm. Katulad yan, hindi nalimutan ng RGCIA na may gantong nga pala mga Venken connection ko. Kaya nga. May Moskov, pero hindi tayo nag-mintis dun sa Zas talaga. Sadya na ito eh. Yung Nolan na-predict natin gagamitin niya ng RGCIA because the Hayabusa has been banned out. Oo. Pero ang beautiful nitong Arlott Zas, medyo parang familiar to lalo't kahapon. Then, sa totoo lang. And eto na rin, nag-Zushin dito ang RSGCIA, which is na-anticipate din natin kanina. And diba, pinoint out mo kanina na yung Zushin, meron kasi siyang UFO. Meron siyang unidentified flying object. Oh, yung lantern. Eh, yung mga ganun, diba, sinasabi sa mga bata, hinuhuli ng mga alien. Mm-hmm. O, mga alien yung nandun. Eh, nandito yung alien sa kabila. Ay, naku, yung extraterrestrial. Ang alam ko lang, si E.T., diba? Yun yung short-shortcut, eh. Yun na lang. Huwag yun na kaming
Oo nga, si E.T. Yun lang yung pahirapan. Kayo ba, pag nag-RG kayo, anong tawag nyo sa second skill ni Jushi? Ano, bawal ang tamang sagot. Oo nga. Bawal ang tamang sagot. Parang ang hirap din kasi parang pag sa RG, hindi rin ako open basta-basta yung Jushin. Oo. Pero kayo, ano na lang tawag nyo? Sige, ano na lang tawag nyo? Kasi dito may UFO. May mga pro players sa hindi nila, sa pagmamadali, hindi naman nila matatawag agad. Pag shortcut. Kunwari, sa Way of the Dragon, TikTok may TikTok na ako. Okay. Tama, oo nga, may pan-TikTok ako. Ako. Pero speaking of, binabanggit ko pa lang, tinanggal na agad yung show dito ng RGCIA laban po sa Lazy Esports. Alam natin Lantern Flare or Soul Snare kapag may stacks. Oh, Lantern Flare. Pero yung ano yung tawag niyo po? Yung sarili niyong version. Curious ikaw. Kami. Oh, ikaw anong tawag ikaw mo? Ikaw na nakikinig. Oo, pina-pressure ka namin mag-comment. YouTube man yan, TikTok ka man nanonood, or Facebook man yan, guys. Everyone is welcome to share their thoughts na nga lang din. At to cheer. Kasi kung may hashtag, ascend to greatness for Lazy Esports. Ano sa naman Sia po ba? Yung sa RSGC? Oo nga. Alamin din natin yan. So, i-comment nyo sa mga supporters ng RSGC ngayon. Kailangan nila kayo kasi match point parehas. Ganda nung ano ha? Ganda nung ban. Sa totoo lang, isang hero to ni Ken para dito lahat sa... Lahat ng in-expect kong kunin ng Sia binan. Tinanggal din, no? Pero... Oh, yun nga eh. Kasi yung alley-oop, double alley-oop na pwede nating makita, hindi natin makikita. Jushin lang. Kasi yung Johe, tatanggalin na dito ng Lazy. Sia naman, on the other hand, pwedeng hero pa rin ni Kekeda. Tigreal or even Kaja kaya. Kaja. Para ano lang, no? Kay Keke lang eh. Kasi gusto niya yun lang. Eh. Sabagay. Kasi bagay yon sa Lazy. Sa Lazy po. Pero kung sa RGC, parang medyo magkakagulo. Or pwede rin naman eh. It's how you incorporate it kasi sa pag-double down ng isang Jushin. Double down nun, sarap nun. Oo, double down tawag nun. Kasi binabalibag eh. Hindi mo man gustuin pero isasama ka niyan sa ayaw man o sa gusto. Tama. At sobrang, for me, spammable. Di sobra. Pala for me. Spammable talaga siya for everyone. Ano yun eh? Parang the more na meron kang binababad, the more saka na... Sinasabi ng iba yung mana, di ba? Oo, mana the base. More na hindi ka mababawasan ng pero mana. Pero kasi, pag ultimate niya... Bumabalik lahat. Oo, so it's a beautiful ML talaga for Jushin. Oo, at ayun, may pangset dito. Parang ito yung magiging delikado. If ibabalibag ni Jushin itong Tigreal ni Kekedat, nako, baka sila pa yung maset upan. Mas magugustuhan niya pa. Oo, kaya nakadepende dito kay Jushin kung paano siya mag-set up. At ito din yung maganda. Sige, magka-set upan na. Andyan na, yung isa sa specialty din ni Kyurem Plus. Ay. The set up na pwede talaga nating makita using the Terisla. Ano yung hero ngayon ni Kuya James? Lancelot mo na kaya to? O kaya, Bane mo na to? Alpha, pwede. Ayan na! Lancelot! Ayan na ang Lancelot ni Kuya James Punks! Yan ang original! The man with the million moves! Doon natin siya binigyan ng nickname na yon dahil dyan sa Lancelot niya kung gaano katindi gumamit ng it's Lancelot. It's time, mama, edit ko na yung mukha niya pag nanalo dito sa series na to. Palitan na natin yung mukha ni Lancelot. Oo, ilagay nyo na yung mukha ni James Punks. Shout out sa supporters, of course, ng RGCIA at ng Lazy Esports. Pero wala eh. Parehas silang nakakuha ng mga comfort nila na tumatak talaga sa atin, especially this Minotaur po. Gusto lang namin i-highlight din to para kay Kyurem. At ngayon, sa pagpasok ng final game, ito na talaga yung tunay. Dito sa first match ng ating araw, it's going to be RSGCIA laban sa Lazy Esports. All one ang score. It's going to be down to the last game. Sino nga ba ang makakakuha ng huling or unang puntos muna? Ayan, tama. Unang puntos para sa araw na ito. First game na lang, first win, malaking bagay talaga yon para dito sa mga kupunan. At kung papansinin din natin dito, yung ilan sa naging rotation ng mga junglers, yung ginawa dito ni Kuya James, actually, pass retry agad. Kasi alam niyang nandun naman si Kekedat, nandun din naman itong si Chobskirt para tulungan siyang hindi magulo. That is why, pwedeng maagang makakapag-cooldown yung retry niya. Ayan, tingnan mo, cooldown agad. So, sa ibang parte ng mapa, hindi siya magugulo dito ng RSGCIA. Which is, medyo risky din kung minsan, pero napapractice yan ng mga teams natin yung kanika nilang rotation. And
for now, maganda din yung naging rotation ng Sia dito to the point na after nung purple, orange, tapos kuha ng Lito, kuha, nakaw dun sa kalaban. So medyo paunahan yung mga, yung mga junglers natin. At medyo nauna actually dito si James Pangs eh, kasi nga you've described yung beauty rin na meron ditong Zaz, si Chobskirt. At nakailang tanong na rin ako, hindi nila magda-drop name. Pero ang tapatan daw talaga para sa players ngayon is Jushin Zaz talaga. Sa mid, pag-open. Pero may slight na iba. Parang ano to, 55-45. Wow. Wow. Ganun slight lang talaga. Na sinasabi nila, for them, sa mga mid laners, na lamang daw ng slight ang Zaz. Kasi nga doon, sa kanyang extra survivability for the Dominator si Sen. Okay. Pero kasi, on my part naman, wow, may POV. Kasi merong Crimson Beacon. Katulad yan, ang aga nilang pwedeng i-punish. Katulad niya, ulit-ulit. Spammable na naman agad yung second dito na Zay. And looking at this one, inantay lang nila mag-level 4. And after that, nakakita agad tayo ng off-cover first blood. Actually, yun yung ano, yung downside sa isang Zaz kapag wala pa siyang ulti. Pag wala pa siyang level 4, wala pa yung extra survivability na pinopoint out natin kanina, di ba? Parang mas maintindihan niyo po yung sinasabi namin mamaya kapag ka may level 4 na sila. Pag match to match na. Kung paanong mahihirapan na humuli dito yung dalawang kumpunanin si Der, yung Final Slash, hindi ko konekta sa mga miyembro ng Sia at ngayon Sia na yung may katapangan na lumaban. Ito na yung Dominator si Sen, pero nag-penalty zone lang din naman talaga. Diba? At ayun, nakapatay na ng isa. At mukhang itutuloy pa nga yata ng Lazy Esports. Naging masipag sila ngayon si Ken. Ang nandun sa may bandang gilid nila, low on health ang ilang miyembro dito ng Sia and Lazy. Pero retry na naman yung mismong gagawin lang ni Kuya James. At wala nang takas pa si Ken para mabuhay sa laban. Lazy Esports ang lalamang on that skirmish. At tama nga yung mga pro players sa tinanong ko. Pag lumevel 4 ang Zaz, may advantage siya. Diba? Sinampula na agad tayo once the ultimate was ready with the Dominator's Descent. Ayan, mababa. Diba? Pero it was worth it for them kasi bold sa vision. Ang sakit po kasi nung Nightmaric spawn na yan. Diba? Preventing him from getting gang, especially dito sa mid lane na sobrang vulnerable na spot, by the way. Ay! Kaso nga lang, may flicker naman siya. Pero after the flicker, what's next? So dun na siya bibilangan dito ng Arshesia. Pero mabilis lang din yung cooldown na no, yung Dominator's Descent. Kaya parang ang tinatry dito nga ng Arshesia, orasan kung kailan ba merong ulti dito si Chobskirt. Kasi pag pro player ka, yan yung mga 40 seconds, wala pang ultihan. Pwede tayong lumaban. Yun yung mga nila, yung mga go signal nila, mga timings nila dito. And ang maganda para dito sa dalawang kuponan, as in parang ayaw nilang basta-basta makuha nung kalaban nila yung control sa game. Nakita natin, lamang kanina si Chobi, nasa kanya yung spotlight, pero gustong bumawi ni Zay. So parang yung sinasabi mo kaninang lamang na 45-55, tama, 45-55 talaga, di ba? Kayo, guys, depende rin naman kasi yan sa kasama rin. Especially now, ang nagiging karotatan kasi dito ng isang Zay or Jushin is actually Kyurem. So, yung heal kasi, malaking factor din yan na i-consider, di ba? Pero dito kay Chobskirt kasi, medyo nagiging independent contractor siya. Kasi nga, kailangan din ni Kegadat magbigay ng vision here for James Pangs to go for that solo. Wait lang, kala ko itutuloy. Isasakto ko sana kung solo eh. Ang ganda sana ng moment nun, di ba? Pero speaking of which, eto na nga muna tayo. Magre-respond na ang isang malaking objective, which is the turtle here, na papaingay na ni Kyurem at i-hold. Turtle dance is alive pa rin dito sa MDO Philippines. Para kay KK Dot, pati kay Kyurem, sila na mismo yung hawak. Ako na ang bahala na humawak dito sa mga turtle na to. At ngayon, may babalibag si Der, pero low on health rin yata. Si Zay mismo ang mauunan, nandun yung final slot. Pero yung turtle masesecure pa rin talaga dito ni James Pangs. At aksyon, kung aksyon, laban na kung laban. James ito Pangs na yung naman with a million moves, with a million dashes. Once again, makakasecure sila ng dalawa at pwedeng makuha pa nila yung purple. Pero retry mula kay Loisa, hindi naging successful ang Lazy sa pagnakaw dun sa purple. Pero ngayon, mukhang si Ben ang isusunod nila. Papasok, may purify, at mukhang kaya pa bang mabuhay. Mukhang hindi na nga yata. Ganda nung juggle na ginawa ng Lazy Esports. Kanino ko pa tinitingnan si Der?
Kasi all throughout, ang dami niyang tinawid. He is everywhere. Diba? And everywhere talaga, I'm always there, diba? Si Ter ngayon ang isa sa nagiging, for me, key ng Lazy Esports to ensure multiple kills at a time. Kasi nga naman, yung dashes niya, bukod sa final slash of course, ang sobrang ganan na nabibigay niya. Diba? May setup po eh. May setup siya eh. Kompleto Ricardo dito si Dare for Lazy Esports. Whilst for RSG kasi, they don't have that luxury. Medyo kung i-compare kasi natin sa mobility, of course, yung mobility ng Arlott versus sa Terisla is medyo may kataasan. Lamang. Diba? Ano, lamang. Arlott. Yun pala yung magandang. Lamang po talaga. Mm. Kaso nga lang, for overall AOE or overall setup, lamang naman dito si Ken. Kasi hindi nangyayari yun. Kasi nga, each and every lane, pinipilit na makakuha ng pick-off dito ng Lazy. 1-5 kill score. Imagine, 6 minutes or almost 7 minutes into the game. Hawak nilang kalamangan, even Ultra Gold. Almost 3K gold dito, 40. At ngayon, abante pa sila at hawak pa rin nila, to be honest, yung vision gaming dito sa control ng mapa. Dahil nga, sobrang laking bagay pa rin ng Nightmaric Spawn. Ang bilis nila nakukuha yung info na pag merong nag-aabang or merong nag-a-attempt na magtago pa lamang. Uy, wait lang. Ito na, nagkakatago-taguan na. Sige, kay Dart ang unang nahita, pero nandun na rin naman talaga yung UFO, yung pagbabad, pero nandun yung setup, final slash. Bakunat lang din naman. Sorry kung na-hype na kami kasi parang yun na yung action agad eh. Kala yun na yung yun go signal eh. Para lumaban at mag-teamfight. Pero dito natin makikita na ang Lazy mukhang ang gusto nila dito. Kahit sino, try nating patayin, try nating takutin. Now, ganda nung zone. Ultimo yung alaga na lang mismo ni Kuya Chubskirt. Yun na lang inlalapag niya dito para hindi makalapit yung kalaban. No ID, no entry. Hanggang dyan na lang kayo, diba? Sabi mo nga kanina, hindi man nila mapatay, pero kahit sino humarap, at least they tried. At diba? Least. Yun ang importante, sinubukan. Eh, kung gumana, diba? It's going to be an advantage. At ngayon, tumataas lalo yung advantage. The, by the way, 3 straight turtles po ang nakuha dito ng jungler na si James Spanks for Lazy. And 100% kill participation pa siya so far. 104. Madali pa pong imat yan. You don't. Tama pa, 104 equals 5. Yes. Eh, 5 kills yung kanila. Ay, hindi pala ako nag-addition doon. Basta, gets nyo na yun. Matatalino na kayo, alam nyo na yun. At alam na rin natin kung bakit din talaga parang nagiging signature hero na to ni Kuya James. Nanto na naman yung final slash na gagawin ni Dare para takutin ang miyembro ng RSG na pop na rin mismo yung Purify. Mamamatay si Chubskirt. At ngayon, magka-counterplay ba ang mga miyembro ng Lazy na to? Yung set up sa tatlo. At kailangan na lang ng follow-up. Blazing duet mula kay Shizu pero may knock-up. Nagdabog na ngayon si Q-Rim, pero there is there. Nandun talaga siya para isalba yung mga kampi niya. Ang kaso lang, sila yata yung malulugi ngayon kasi dalawa na lang kontra sa apat. Pero mukhang hindi na lalaban dito ang Sia. Focus na lang sila sa goal. Focus na lang sila sa pag-push ng Tore. Pero mukhang ang call ng Lazy, lumaban na lang din. Ang ganda nung final slash. Hoy! At ito na nga yata talaga. Yung rason kung bakit hindi mo ibibigay yung Lancelot kay Kuya James, nabaliktad pa ng Lazy yung sitwasyon sa laban. 2v4 yun, men! A picture perfect scenery for James Pams. And there, sabi ni Jobskirt, sama ko dyan sa picture na yan. Saktong-sakto yung final slash. Apat na miyembro lang naman ang kinaya nila dong patumpahin. The triple kill goes to the side of James Pangs for Lazy Esports. Grabe. Ang tindi. Akala mo lugi. Kaya nga eh. Sabi ko nga 2v4 pero sumali pala si Chubskirt nung sandali. Nung muli. 2.5 versus 4. Kasi kalahati lang eh. Sumama lang nung huli na eh. Pero ang laki pa rin nung ambag ni Chubskirt. Pero parang, parang gusto sabihin ni Kuya James. Joby, parang kahit di ka na sumama, mainyak ko na sana, naagaw mo patuloy yung pang-apat. Nalasit eh. Pero pang-highlight, guys. I think clip nyo na, 10 minutes into the game. 10 minutes. Nagwala si Dare pati si James Punks. At 10 minutes nakisali si Kuya Chubskirt. At ngayon, ito yung kailangan paghandaan. Ito yung challenge para sa RSG Sia. Ano? Nakuha na nila yung game 1. Pero ngayon, kaya ba nila ulit baliktarin? Yun yung challenge.
paano nila babalik ta rin tong laban. May conceal play si Gege Dot, pero may kasama silang Lord dito, so medyo naging maingat pa rin ang Ares ni Sia at nandun si Purim. Ganun ano mga setup niya yung kaso lang, kailangan nilang ma-turn yung setup na yun into objective takedown. Ay, naku lang. Pagpasok nila dito, nandito nga na din ang mga ultimates galing sa side ng Lazy Esports. Nagtabog doon si Curie, pero wala siyang masyadong magiging bigger setup for the whole RGCA. But instead, sila ngayon yung nasa defensive side. Nangangaray sa mga slashes dito ni James Pang. Hindi man tuluyang nabasag yung pinakabase nila dito, QWERTY. Pero Lazy Esports means business talaga. Kasi kita niya naman, all the minion wave flow ay umaayon sa kanila. Simot lahat ng outer and inner turrets. Only the base turrets are remaining right now for RSGCIA. At mukhang kakayanin nila to without even waiting for the next wave of the Lord. Kasi kita nyo naman yung positioning nila. May isa lang lumabas, pwede agad dalihin dito ni Kekedot. Set up or agad kahit ni Der. Oo. Tsaka yung ano, yung ginagawa ni Chobskirt, lapag lang ng lapag nung alien niya. Yung Didi. Dominator's Descent. Basta yun na yun. Ang hirap kasi, ang haba kasi pag sinasabi natin eh. Basta yung alien ni Kuya Chobi, malaking bagay din talaga. At parang yung ratio na sinasabi natin kanina ngayon, 57 na. Kasi ay, lamang na si Kuya Chobi. Lamang na talaga. Lamang yung na talaga. Zass. Pero conceal play sa harap-harapan. Nandun yung DD. Nandun yung Dominator's Descent. Pero yung penalty zone, walang nahuli. Nahuli lang yung alien. Pero hindi mo gugustuhin mahuli yan. Kasi wala naman tayong magagawa dyan. Ayun yung maganda rin sa Dominator's Descent. Wow, ang haba talaga. Diba? Na, may ano siya eh, afford niya yung pwede niyang gamitin yung pang-bait, tapos alis lang siya agad. Pero nakalatag pa rin kasi. Oo, din. Diba? Hindi masyadong magiging huge loss for him if ever na ma-burst down agad yun. Pero if ever na sila yung may ma-burst down, sobrang laki naman ng factor na yun for Lazy Esports. 4-10 ang ating current kill score, but looking at the huge lead established sa net worth pa lamang, is lamang talaga ngayon ang Lazy Esports. Sinarado na nila ang mga daanan dito sa may bandang brush side ng RGCIA, at hindi lamang po iyon. Sila din na may hawak ngayon ng kanilang mga wave ng minion. Paangat lahat dito sa RSGCIA. Hindi nila pinapalagpas dito yung blue minion wave mo. Ayaw, sa river man lang. Ayaw palagpasin para sila yung may hawak ng control kasi may lord na pwedeng kunin ngayon sila Kuya James. Tingnan natin anong call ng RSG. Siyempre, mag-clear yung Moskov dun sa taas. May setup. Babalibag si KK Dot, pero parang hindi gugustuhin ng Sia i-burst down yan. Kaya naman sinimulan na agad ni KK Dot at dun sa likuran. Si Der talagang tumatrabaho na naman. Immortality pa para kay Kuya mo, Curim. At dahil sa isang magandang zone, makukuha nila yung Lord. One man down sa RSG, tuloy sa pag-push. Dito si Vince ay taas, ang kaso lang mukhang kailangan muna nilang dumipensa kasi may Lord na ngang nakuha ang Lazy Esports. Aabot pa rin naman dito si Ken dahil medyo may kababaan pa yung the timer, but that beauty of implosion po talaga na nagaling kay Kedot plus there dun sa pang-zone out niya sa likod. Mas gusto niya pa nga pag kinukuha siya ng UFO eh, kasi mas napapadali yung paglalakad niya. Hindi na siya na shortcut. Diba? May shortcut na siya eh. Teleport kumbaga. Hindi niya na kailangan lumakad ng gusto, at hindi niya na rin kailangan pa na lumayo ng gusto doon. Kasi nga, siya na mismo yung dinadala. Sabi niya, uy, thanks pre ha. Hindi ko na kailangan mag 1-2-3, nilibre mo na yung pamasahe ko. Salamat sa free ride. Yun na yung nakikita natin dito. At ang tanong, kaya na ba itong tapusin ng Lazy Esports? At mukhang kaya na nga talaga kasi nagwala na rin dyan si Curem sa may bandang gitna. Kulang ngayon ng isang miyembro ang RSGCIA. Focus sila sa pagpatay dun sa Lord. Immortality po magpa-pop mula kay KK Dot, pero pwede na yata mag-tower lock ngayon ng Lazy. At mukhang tuloy sa pagiging masipag na clear na nila yung minions at tower lock na lang. Reverse sweep ang gagawin ng Lazy Esports ngayon. Sabi sa inyo eh, appear is the key, at ngayon hindi na nanduro si James Fox. Inapira niya na lahat ng kanya mga all smiles para sa Lazy Esports for securing the first point nila ngayong season. Grabe no. Game 3 pero one, first point. 2-1 tas 1 point. Yun yung ano, yun yung matindi at pinakita lang talaga dito ng Lazy Esports kung kaano din sila kadeterminado, even though naka-experience sila ng hindi magandang pagkatalo kanina. Medyo ano talaga, masakit sa puso yung pagkapanalo, pero nakita din natin kanina, inisip ko kanina, yung coach nga pala ng Lazy,
Kay Coach Pakbit. Ayo nga pala. At na, kung napanood niyo yung kanilang roster reveal, may pa ano eh, dagat eh. Kung hindi ako nagkakamali, di ba? At nakita natin may mga trivia din. Yung mga players ng Lazy. So do check them out, guys. Kasi very active din sila sa kanilang Sockbed. Pero congrats to Lazy Esports. Dahil sa hinaba-haba, hindi na nila ininda yung game 1, QWERTY. Oh. Sabi nila, ang importante, natapos natin yung match. At natapos natin yun into our favor. And this is our final quick item check. Hindi na to quick pala. This is our final check onto the items. Kung gusto nyo man gayahin or medyo may nagtataka pa sa inyo, paano nila na-survive yun? Bakit ganun yung damage? Eh kasi lang naman po. Eh, kita nyo naman yung itemization dito ni James Punks. At si Chovskirt nga, hindi pa pala siya totally naka-luck na kulang item ba? Dito, di ba? Naka-glowing wand, divine, and holy crystal siya. Tama ba? Ayan, medyo malabong mata ng atin nyo. Pero ngayon, syempre, bukod dyan, titignan din natin yung stats nila per team na kung saan nag-split push man si Ven, kaya may kababaan din yung teamfight participation niya. Pero definitely, the damage to the towers, mas malaki yung na-implicate doon na damage talaga dito ng Lazy Esports. And aside from that, of course, is malaking bagay din po kasi yung ginawa nila na early on pa lang is di nila hinayaan na nagkaroon ng advantage dito si Zay with the Jushin. Inunahan ng inunahan na nga lang din ni Der. Si Der, hindi natin siya nakita na speed push, hindi na siya tumambay sa linya niya. But instead, isa na siya na parang sa naging sub-initiator dito, katulong ni Kekedat laban sa RSG Siya. At ang malupit nga din, parang hindi lang si Der, pati nga si Chovskirt, basta meron siyang DD. May ultimate siya. Lapag lang ng lapag. Sige, ito na yung pang set up natin, pang initiate natin. Pero this is the reason why you don't give the Lancelot to Kuya James Punks 4-0-7. Ayan na! Gusto ko yun! May pagharap! Inabangan na yung timing! Ginilitan na para sa game 1, para sa series 1 na to ni Kuya James. Tinusok, hiniwa ng espada ni Lancelot. Grabe no, slicing and dicing for James Punks, Lancelot gods. 4-0-7 siya dito ah. Hindi siya yung tipong Lancelot na kumikil, pero siya yung Lancelot na nagse-secure ng mga objectives. Siya yung Lancelot na sige, siya nang bahala mag-deal ng damage, bahala na rin yung mga kampi niya. Talagang may kanya-kanya silang contribution para manalo sa teamfights. And yung sinasabi kanina ni Athena na makikita naman natin sa Insta, sa mga highlights, na lahat ng turtle nakuha ni Kuya James. Saka no, hindi na to yung tank slot. Dati medyo ano pa siya eh, nung nauso yung tank slot. Medyo bitin daw siya sa damage. Ngayon pero hindi niya na kailangan ano, protecta. Wala nang defensive items. Wala na nga. Straight to the point, James Punks is the man here for our match number 3 or match 1 game number 3. At bukod pa doon, syempre, is isa sa naging highlight of my day dito. Wow, may highlight of the day agad ako. Simula pa lang, is yung 2v4. Grabe yun. Featuring Chovy. Ayan, bigyan natin. 2.5 versus 4. Kasi may kasamang si Chovy. Ito. Tingnan nyo si Chovy. Ayan, no. Grabe din yung production team natin. May ano pa, may pa slow-mo and zoom in pa. And grabe. Talagang ka-highlight-highlight din naman talaga yung ginawa nila doon to the point na who would have thought na mapabaliktad pa na yung laban kasi lamang na doon ng RSG Siya doon sa mismong